healer and bring power. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Name the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for tonight for gathering us together to study your word. Allow, Lord, your Holy Spirit to come into our life, our mind, our heart, our soul, and being. Help us, Lord, to fully understand your word and your will on us, O Lord. Teach us, Lord, to be steadfast and faithful to you, O Lord, that we will be able to serve you fully as your children, O Lord. We come before you humbly seeking you, Lord, knowing that in our own strength we cannot be able to overcome all our difficulties and trials in life. But with you, Lord, with the Holy Spirit, you can transform our being into someone that will be able to give glory and praise to your name. Help us, Lord, tonight, as we offer this for your greater glory, bring us closer to our Lord Jesus Christ, who's our King and Savior. And we ask the presence of Mama Mary to protect us and lead us to our Lord Jesus. Help us, Lord, tonight and guide us. Allow, Lord, each of us to be attentive, focused, and mindful of your word in our lives. And to this, Lord, we acknowledge our sinfulness and we ask, Lord, your mercy. And we ask, Lord, for forgiveness for all of our sins we have committed. And we ask, Lord, for your illumination in my life, in our life, that we will be able to see our faults and correct it, Lord, in accordance to your will. Help us, Lord, to be a strong servant that will proclaim your good news of salvation to others and become example that will carry your light to others too. And give us, Lord, the courage, strength to fully stand up for Jesus when we are really needed. All of this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. With Mama Mary and Papa Joseph by our side, we know we are covered and protected. And we ask them to guide us to our Lord Jesus Christ as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And we give all the glory to the one triune God as we say, Glory be to the Father, and to the Son, and Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, Brother Tunying. Take it away. Evening. Gandang gabi po. Gandang gabi. Good evening, kapatid. Take it away. Okay. Tayo po ay nasa 29 na ba? 29 na? Ah, yes. Okay. 29 in ordinary time. At ang ating gospel ay kasunod lamang naman ng isang linggo, di po ba? Sunod-sunod lang po yan. At ang kauli-uli ng linggo ay tungkol yata sa
lalaking mayaman, katulad ni Brother Boots, di ba? Lagi talaga si Brother Boots. Pero ano, mayaman ako sa kaibigan. Amen. Opo, opo. Mayaman. Hindi katulad ng mayaman na ano, ayaw ipagmigay yung kanyang ano, ari-arian. Pero si Brother Boots, pinamimigay niya lahat. humingi lang kayo. Hindi mo ba alam na binabantayan ako ni Mrs. So, gano'n na nga po, di, pagkagaling nga po nila, no, patungo na sila sa Jerusalem. Opo na, ang mga uling araw na ito, no, papunta na sila sa Jerusalem. Kaya, at saka nung naglalakad sila papunta doon, sinabi na naman ni Jesus, ikatlong beses niya na sinasabi yung pagkamatay niya na siya ay ipapapatay ng mga kaaway, tapos tatlong araw siya ay mabubuhay ulit. Hindi naman sila nagtatanong, hindi naman sila bakit yung ano yun, ayaw na lang nilang itanong. Takot na kasi, sila kasi baka mag-ayos na kay Pedro. Get behind me. Baka mamaya magpagalitan lang makagay. Pinagalitan nga si Pedro. Satanas eh. Baka matawag na naman sila. Baka demonyo kayo. So, ganun niya po. No? So, basahin nga natin ito. Kasi nung naglalakad na sila, may lumapit. So, basahin na nga po natin ang ating magbuting pasigye sa ating babasahin ngayon. Sino po yung nakaasal, Brother Saint? Siya po. Basa sa mabuting balita ayon kay San Marcos. Apuri sa iyo. Apuri sa iyo, Panginoon. Ayo, Panginoon. Kalata 35 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, puro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sagot sila, sana'y makaupo kami sa tabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang iyong hiningi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Bababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y papautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklog ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghahandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at tinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. Mabuting balita ng Panginoon. Binapuri ka namin, Panginoon, Jesu Kristo. Maraming salamat, Brother Saint. Okay po. Pasintabi lang. Ang yung paano mo binabasa yung
dito sa verse 38, pakiulit. Diba? Sa akin, iba nakalagay. I mean, iba yung pagkakatranslate. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Mababautismo ba kayo sa bautismo naranasin ko? Okay, salamat. Sa ibang text po, Roy, iba po yung nakasulat. Yung sa akin po nakalagay, maiinom ba ninyo ang kopang iinumin ko at mabibinyagan? Sa binyag parehas lang. Binyag na ibibinyag sa akin, which is yung martyrdom. O yung sa susunod nyo na talata tungkol sa pagbibinyag, di ba? Bautismo. Pero ang napansin ko lang, Brother Shane, ang pagbasa dyan, pagbabata, hindi pagbabata. Pagbabata yun. Ibig sabihin pagtitiis. Yung ano lang, pronunciation, ano ba, pronunciation. Ang nakalagay, mababata eh. Hindi nga po. Ang pagbigkas niya, pagbabata. Ang pagbabata. Hindi pagbabata. Ang hindi bata. Ano, sa huli. Hindi. Sa huling silabo. Okay. So, Brother Saint, lumapit niya si Santiago at si Juan. At ano yung kanilang kahilingan? Katanungan na ba yan sa akin, kapatid? Po? Katanungan na ba yan sa akin? Teka muna nga. Oh, nasa 37 na yung sagot nun. Nasa verse, ano na? Alata 37. Sandali lang nga. Let's boost. Good. Zero. Six. Mag-alphabet. Saints pa, tsaka si Brother Hector. Ikaw, okay. Oh, sige, si Brother Heck. Brother Lex. Yes. Lex. Oh, ikaw na muna, una kong tatanungin. Ikaw ang nasa lista. Sige po. Okay. Lumapit nga si kay Jesus, si Santiago at saka si Juan, magkapatid. Ano yung kanilang hinihiling kay Jesus? Ang sagot po ay nasa talata 37. Sumagot sila, ipagkaloob mo sa amin sa iyong kaluwalhatian na maupo ang isa sa amin sa kanan mo at ang isa naman sa kaliwa. Yun po yung hinihiling nila. Okay. So ano 38 yung, na tayo. Sa sa muna, 35 sa 35, di ba? 35 po kasi ang sabi doon, may gusto silang ano, gusto nang gawin, hihingin nila. Pero ang tanong niyo po kasi, kung ano po yung hinihingi nila. Okay po. Sige po, okay lang ha. So, ang sinagot nga nila ay kung sino yung uupo sa katabi niya, di ba? Gusto nila maging prime minister. Gusto nila sikat sila. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganyan ang kanilang hinihiling? Ano bang kaharian ang kanilang tinutukoy? Tandaan mo, si Jesucristo na naglalakad siya, nagtuturo siya. Di ba sinabi niya, siya pahihirapan, papatayin, mamatay, at sa katlong araw mabubuhay. So pinaliwanag din ni Jesucristo yung kanyang kaharian. So yung dalawa, gustong maging, alam mo na, sikat. Alam naman ang mga tao natin, gusto mong maging sikat, you would like to have fame and honor. So, pag nasa kaliba ka, ministro ka. Pag nasa kanan ka, ano prime kaman? Minister ka. Ganun yung muna ng prime minister. So, ibig sabihin, gusto nila meron silang malaking pinahawakan authority sa kaharian ng langit. Ganun yun. Saan niya? Ano sa palagay nyo kung saan ang pag-aakala nila ang kaharian na yun? Saan yun?
Sa langit nga. Ah, sa langit. Hindi dito sa lupa. Sa langit po, kasi nakalagay dito sa text ko, kaluwalhatian. Sa langit yun. Pero kasi, kaharian ng Jesus, kaharian ng Jesus. Kaluwalhatian. Kasi, pagkakaalam pa si po natin, di ba, itong mga disipulo at kaka mga apostol, yung sinasabi nilang paghahari ni Jesus pagdating ng panahon, ang nasa isip nila yan, paghahari dito sa lupa na kagaya ni Haring David at saka ni Haring Paul. Just like any other Jew before. Oh, yan lang kanila na paghahari dito sa lupa. Kaya ang gusto nila, kasama sila doon sa kaharian sa kaliwat kanan ni Jesus. So, hindi pa rin nila naintindihan kasi yung ano niya, yung passion. Correct. Kaya gano'n lang kanilang kahilingan. Upo kami sa tabi mo. Pero yung sumunod po mga talata, sinabi na ni ano ni opa, ni Christ. So ano ang paliwanag ni Jesus? Brother Boots, doon sa 38, sa talata 38. Di ninyo alam kung anong hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang paghihirap na nararanasan ko? Magpabaptize ba kayo gaya ng pagbaptize sa akin? So dito meron siyang paglalarawan o paghahambing yung kanyang, yung pagbabautismo. Di po ba? Meron siya sabing, pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Ano po ba ibig sabihin ng bautismo rito? Yung martyrdom po yun eh. Baptism of fire yan. Opo. Kasi nung di ba ni-reveal ni, nung binaptize siya ni John the Baptist, bumaba ang Espiritu Santo pumagitan na in the form of a dove, dumapo kay Jesucristo. So doon niya nalaman yung kalooban ng Diyos Ama sa langit. Kanya ano sinabi ng Diyos Ama sa langit? Ito yung aking anak na nalulugod ako. Di ba? Nadinig yun ng mga apostoles para wala naman silang nakita. Ngayon, yung baptism na yon, may kalakip na ano yun na paghihirap na pinili ni Jesucristo. Kanya sinabi niya sa bandang huli, at ibibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Sa talata 45, so, tumating siya dito para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. So, yun yung kanyang naging misyon. So, aking pagbabautismo rito, yung kanyang paghihirap. Kasi yung baptism niya, yun ang simula ng kanyang ministry. Opo, opo. Kaya nga, yung baptism kasi, para bang kadaranasin kang hirap. Kaya nga, babatahin nila. Kaya nyo bang batahin ang aking paghihirap? Kasi so, alam ni Jesus Christ. Bakit po nga yung pagbabautismo ay isila, ikinukumpara sa paghihirap? Kasi alam ni Kristo na pag dumating siya, kakalabanin siya ng mga paraseo, mga lawyers, mga skriba, at nakita naman natin yan sa mga ibang mga talata, na talagang kinakalaman siya ng mga... Isin pagkano we are baptized. We die with Christ and we share in His resurrection. In His sacrifices, we share in His sacrifices and in His resurrection. Kanya pagka sabi nga nila baptism of fire yan. Para malamang makita nila kung sino talaga yung tutup din ang kalooban ng Diyos ng may tinatag na faithfulness. Bakit faithfulness? Ang reason dyan, sabi, karamihan sa Old Testament, maski na sa New Testament as a revelation, dumating si Jesus Christ as a bridegroom. Diba? At tayo ang kanyang bride. Di ba? Hindi maliwanag ba 'yon? Alam mo 'yung Brother Tunying, di ba? Opo. Ngayon, Brother Hector. Ay mga bride ay dapat
maging tapat sa kanya. Kaya hinambing inihambing sa bautismo yon. Bautismo, di ba sa baptism ay may immersion. Nilulublob sila sa tubig. Correct. So parang ganoon ang gagawin kay Lord. Pero ang gagawin niya ay magpapakasakit siya. Yun ang baptism niya. Suffering. Yes. Okay. Kasi hindi mo ba ang baptism nila noon nilulubog sa tubig? Oo. Oh. So, ang kahulugan, ano yung kahulugan ng paglulubog sa tubig? Parang cleansing. Okay. Cleansing. Pwede. Pwede. At katulad din yun ng paglulubog ka sa tubig at ikaw muling aahon. Ibig sabihin, yes, paglubog mo sa tubig, sa bautismo, para kang namatay. At ikaw ay aahon na buhay kang muli. So, yung paglubog na yun ay para kahalintulan ng pagkamatay. Kaya talagang magdaranas ke kamatayan yun, bautismo na yun. Na talaga naman yun ang inabot niya. Papatayin talaga siya. Subalit, muli siyang mabubuhay. So, salamat po sa inyong mga refleksyon tungkol dyan. So sa tumuko na tayo sa 40. At ang sagot niya pa tungkol sa sino ba ang magpapasya? No? Sa Brother Rector. Sino daw ang magpapasya kung sino ang lulugar sa kaliwa o sa kanan? Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglalaanan. Okay. So, hindi siya ang maglalaan. Merong maglalaan kung sino ang uupo sa tabi niya. Okay. Yes. At ang ama. Ang uupo doon sa tabi ng trono. Kung meron mang kaharian, may trono. Sabi nga ni Brother, pagka nasa trono, merong, pag nasa kanan, nandoon yung ministro, o sa iyo kaliwa, nandoon yung commander ng mga tropa. Ba tropa? Kung may sure babae, nandoon yung queen, di ba? Sure ball na yung kay Mama Mary. Yun, okay. Naka-reserve. Meron may pinaglalaanan doon sa mga upuan na yon. Mga yung isa na lang. Okay. Kapag natin alam kung sino. Malalaman natin kung sino ang iluluklok. Sureball na yon si Mama Mary. Nung marinig ito, nung sampo ba sila ron? No? Sampo. Oh, dalawa kasi si Daming dalawa yung mga Merlans, dalawa kasi nagtanong. Ambisyoso, dalawa tapos. Oo, ambisyoso. Nagalit yung sampo doon sa magkapatid. Oh, eh, ambisyoso din yung sampo eh. Gusto rin nila. Kaya niyo bakit nagagalit? Unahan niyo pa ako, parang ganun sabi ng iba. Ako din. Unahan niyo, sa Mateo, ang nagsabi niyan, yung nanay ng dalawa. Nanay ng dalawa. Dito, ibang nanay, ano, nanay ni James, saka ni John. Zebedee. Okay po. So, Brother Jerome, no, nagalit yung sampo. Kasi nga, parang ang saswapan niyo naman sa ano, sa kapangyarihan, di ba? Ano, gusto nyo, kayo na yung nandiyan. Eh, alam naman natin, si Juan, ang pinakamamahal na apostol ni Jesus, di ba? So, selosan din, may selosan, di ba? So, ano ang paliwanag ni Jesus doon sa magkapatid? So, sa bakit ganoon? Ano kanyang paliwanag, bakit ganoon? Nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil
ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Opo. Tuloy ka pa ba? Okay, hanggang dyan lang. Talaga naman kayo ng kalakaran niya, di ba? Kapag may pagkahari, may merong pinuno, eh talagang siya yung mag-uutos at siya yung dadakilain, di ba? Siya yung masusunod. Kahit naman sa trabaho natin, sa office natin, eh meron kang boss na siya yung mag-uutos, susunod tayo. Merong mga kautusan, may mga rules, pero tayo. Kanya naman talaga ang kalakaran, di ba? Boss ha, boss. Standard yon, normal yon. Dito sa ating, hanggang ngayon naman, gano'n naman eh. Diba? Kita mo, may presidente kahit na anong gusto niya, patayin yan! Papatayin talaga yan. O, kasi siya yung Panginoon, siya yung presidente. O ngayon. Pero, merong iba ang patakaran sa nais ng eh. So, dito sa verse 43, ano yung kalakaran or palakad ni Jesus, ang kanyang nais na mangyari. Brother Saint, balik tayo sa iyo. Ngunit hindi kanya lang dapat umiral sa inyo. Galit ba yun? Salip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat lingkod. Yan ang pamamaraan ni Jesus sa pamamalakad. Iba, di ba? Radical eh. Talagang magkaiba ito sa talakaran ng mundo ng panahon kaysa sa nais na ipamalakad ni Jesus. Radical eh. Diba? Iba, iba talaga eh. No, kaya napakahirap, ano? Napakahirap unawain ang kaisipan ni Jesus. Hindi natin maarap eh. Yun lamang sinasabi niyang ako'y mamamatay, mabubuhay tatlong araw, hindi na maintindihan yan eh. Tatlong beses niya lang sinasabi yan, pero wala naman nagtatanong kung ano ba yung ibig sabihin niya. So, at ang kanyang paliwanag, di ba? Sa 44, sabi nga niya, hindi kanyan. At ano kanya, ano pa ang kaisang paliwanag niya, Brother Alex? 44. Sabi sa talata 44, ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin ninyo. Okay. Yan talaga ang pamamaraan niya. Leadership kasi. Kung paano magpapatupad ang isang pinuno. Kaya, doon sa 45, Brother Butch, yeah. Ano ba ang, bakit nga, ano ang dahilan, bakit ganun ang nais niyang pamamalakad? Sapagkat dumating ang Son of Man para pagsilbihan. Hindi siya para pagsilbihan. Dumating siya para magsilbi at ibigay ang buhay niya para iligtas ng marami. Ibang-iba talaga. Ano po? Yan yung sinasabi. May question ako. Bakit ang sinulat dyan, ano, pantubos sa marami, hindi pantubos sa lahat? Sa ikatutubos ng marami. Bakit hindi pantubos ng lahat? Parehas din naman. Maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Iba sa, kasi yung marami sa lahat. Sa ikatutubos ng marami. Kasi mayroon pa rin ano eh, iba na kahit na isagipin mo, ayaw nila. Ayaw nila. Ito yung pinili niya. Injection. So hindi lahat. So hindi lahat. Oo. Hindi lahat maliligtas. Ayaw nilang mahalin si Lord. O, parang ganun. Kasi di ba nga yun yung unforgivable na sin, yung sin against the Holy Spirit. So ibig sabihin niya, Brother Rex, ano eh, parang ano, hindi pala lahat tayo ay maliligtas.
Oo, so, kaya diba, meron din may pinanggit din sa Bible na ano, na not everyone who calls me Lord. Oh, hindi lahat makapapagpuan ni, di ba? Kahit na sabihin mo, kasama niyo kami. Kaya hindi lahat, kaya ang sabi lang marami. Opo, opo. Talagang meron naman yata na iiwan eh. Kaya nga po may pagkakaiba kasi yung lahat sa marami. Oh, kaya po may impyerno. Kasi ang sinabi ni Jesus, ang sino man ang tumupad o gumawa ng kalooban ng Diyos sa masalahan, siya na maliligtas. Kaya nga binigay niya yung example eh. Ang example niya kasi talaga na pinakikita dito sa mga talata na to is yung servant leadership. Diba? Kung sino yung, kung gusto niyong mauna, eh kayo maging alipin ng para kayo mauna. Ito pala yung topic ni Kuya Ray eh. Servant leadership. Oo nga, ano. Brother Jerome. Ano po yun? Sabi mo, yan ang topic ng kung sino man pari yun. Pakiano na nga lang, pakisummarize mo na nga lang ito. Binasa ni Brother Clint at saka hinimay-himay natin. Tatlong ano lang at summarize? Hibla? Anong hibla? Hibla na hibla? Basta may chilang. Sa parang ang good lang dito, huwag kang magyabang. Huwag kang mayabang. Piliin mo yung servanthood o yung pagsisilbi. Yun yung idea dito na ayun kasi by human nature natin is magyabang. Ayan, gusto ko kumapit pataasan dito. Kung sino kilala mo, doon ako, kakapit. Doon. Sa mayabang ka, o mayabang ka na rin. Kahit sa simbahan, yung ganun pa rin, di ba? Yes. Posisyon, kung yung paano makapit sa posisyon, ayun. Eh, ang gusto ni Lord, eh, mag-serve, mag-suffer. Okay. Ayun ang ano niya, mag-suffer tayo. Ang galing. So, dapat huwag tayong mayabang at dapat ay mapagpakumbaba tayo. Yung tunay na paglilingkod na sana ang mga government officials natin, ito yung ano nila, example nila talaga na susundin. Share mo ito yung ano. Brother, lalo na ang lalaki pa ng sweldo. Ang lalaki ng sweldo, ang lalaki ng allowance sa kampanya. Hindi lang sila fame at saka position eh. May fame and fortune pa nga sila. Meron pa confidential fund. Grabe. Ayan, malapit na ang botohan, no? So, ayan na naman. Tapos ginamit pa yung confidential fund para bayaran yung mga pulis na ano, nag-EJK sa mga drug addicts. Ganun pala yon. Kaya pala kailaki-laki ng mga budget nila. Eh, panglagay sa pulis. Dino mo, bawat makapatay ang pulis, ang laki-laki ng bayad? Isang milyon? Makapatay ka lang ng isang adik-adik dyan eh. 1,000,000 na. Kaya talaga. Hindi, 20K ano, lang yung 20K. Mababala yun. Yung matataas. Kaya force. 1,000,000. Drug lord siguro yun. Dino mo, 20K lang ang price ng human life. Alam. Yung mga mapalibing eh. Kasi yung weeks na St. Peter, pinakamura, 25,000. Bro, sa akin ang sabi ko, ano na lang eh, balot na lang ako Stella. Parang sa mga Muslim. Tapos, tsaka ano sa lupa. Tapos na. Oh, hibla na. Keywords. Keywords. Yun niya, sinabi mo. Paglilingkod. Lang, tapat. Paglilingkod na ayon sa halimbawa ni Jesus. Pakisulat yung mga keywords. Paglilingkod ayon sa halimbawa ni Jesus. Kailangan dumanas ng ano, paghihirap, suffer. Pagpapakumbaba, humility. Kaya, pag nagsuffer ka, pagpakumbaba yan, yung mga nagsasuffer.
mga kapatid, paalala ko lang, mahanap kayo po yung mga ng mga keyword, kung pwede, yung nandiyan sa talata, yung verbatim na nandiyan dyan. Ah, gusto niya verbatim daw. Yung kung nandiyan dyan, kung hanapin lang natin yung mga keyword na nakasulat. Ayan, maglingkod. Nakasulat yan. Paglilingkod sa talata. Paglilingkod niya lang. Okay. Pagbata. Lagyan mo na apostrophe yung bata. Okay na po yan. Apostrophe. Hindi naman tayo mga linguist. Okay. Hindi pwedeng reading between the lines. Okay. Bautismo. Bautismo. Ano po? Yung bautismo. Bautismo ba nakalagay dyan sa inyo? Oo. Binyan. Pagbabautismo. Pwede rin. Binyan. Kasi ang bautismo is more of Spanish. Binyan talaga ang Tagalog. Ang hirap. Bautismo yan. Ibig sabihin. Oo. Oh, ito na yon. Binyag ang lagay ko ha. Kasi mas Tagalog yung binyag. Dakila, dakila. Oh, anong ano yan? Ano po yun? Anong verse yan? Yung sa te, binadakila ay siyang nasusunod. 42. Verse 42. 42 ba yan? Oo, 42. Kung sino man ang dakila, di ba? Dito na yung dito po yun sa paglilingkod. Sa paglilingkod po yun. Palakip na po yun doon sa paglilingkod. Alipin. Upang maglingkod. Di ba? Upang maglingkod. Kasi, tingnan mo, yung salitang dakila, dalawang verses lumabas yan eh. Di ba? Sa ang verse? Saan po? Sa verse 42 at saka 43. 42. Sa akin po hindi. Sa hintil ay siyang pinapanginoon at mga dinadakila. Dito naman hanggang sa 43, sa halip, ang sino man sa inyo ay ibig maging dakila. So yung dakila dyan is may emphasis eh. Diba? Sa 42 po sa akin, hindi ganun ang pagkakabanggit. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na sinusupil ng mga naghahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi po tungkol sa takadakilaan. Yung practice po kasi ng mga hentil, yun ang dinidline. Okay, salamat. So hindi po siya yun yung ano, I mean, kasi binibigyan niyo po siya ng emphasis, whereas hindi po yun talaga ano. Ang pinakabuod po kasi ng homilya, ng gospel, is tungkol sa servanthood. Okay, meron pa po bang iba? Idadagdag? Kain po tayo. Nandiyan na rin yung paglingkuran, di ba? Paglilingkod, paglingkuran. Ano po yung Brother Hector? Paglingkuran, paglingkod. Alipin daw, alipin. Parang ano alipin. Rin, pag naglilingkod ka, alipin ka. Parang dito na rin yun, ano? Okay. Yung ikatutubos ng marami, gusto nyo bang ilagay yan dyan? Oh, lagay natin. Pwede naman. Expiation. Kasi yan kasi importante rin yang ano yung pagliligtas, di ba? Yung pagsasuffer natin. Ano na rin yan, recognized as ito nga pagtubos din yan eh. Kumbaga redemptive suffering. Pagtubos na you have to suffer. Ikatutubos. Expiation of our sins. Okay. Bilang pagtubos. Amen. So, pwede na po yan. Nagkagamit na natin. Message si ano, sa akin. Hi, good evening po, Quiz Jerome. I will not join tonight po sa LBS. Nag-adjustment schedule ko sa work po since last week po.
out sa work ko at 9:30 PM po. Maraming salamat po. God bless. Love quiz. Walang love quiz ha, wala. Kuy, kuy. Ano? Bakit daw siya hindi sumipot? Nabago eh, nagbago nga schedule na ano niya, adjustment schedule sa work since last week po. At 9:30 PM pa. Okay po. So, okay na po tayo? Wala na po ba pagpapaliwanag? Meron po kang gustong magpatanong para maliwanagan bago natin iwanan itong gospel passages na to? Huwag magyabang siguro. Ilagay dyan. Lalagay naman ba? Diba? Haba. Ha? Lalagay natin, huwag magyabang. Huwag tularan si John tsaka si ano, James. Huwag. Sabi, verbatim. Okay, pwede na po. Yes. Dali lang, papower ko lang muna itong ano po. Ako magbabasa lang. Lobat na yung ano ko, computer. Sino na ka sa Brother Saint? Anong... Ito nga. Brother Jerome. Okay. Dali lang po. Yeah. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdad ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Gusto ko lang i-share sa inyo itong aking Bible. Ay napaka masalimuot. Doon sa binasa mo, Brother Jerome, ay patatawarin. Di ba yung huling salita, patatawarin? Opo, at alang-alang sa kanya ay sila ay aking patatawarin. Alam mo kung ano lang kalagay dito sa Bible ko? Opo. Ito yung gumulo isip ko rito. At alang-alang sa kanya, sila ay aking parurusahan. Ala eh. Layo. Pang born again yata yun. Parang layo naman nun. Kaya may dakila ka kanina. Oo nga. Sa akin na nakalagay naman dito sa akin. Anong translation niya? Anong version? Nadalhin niya at papawiin ang kanilang mga kasalanan. Oh, sa akin naman, papasanin niya ang mga kasalanan nila. Papatawarin, di ba? Oo, oh, papawalang sala. Sa akin, papasanin. Dito sa akin, parurusahan. Anong version ba yan? Anong translation? Baka pang born na ganyan. Baka wala kang ano ha. Many years. 66 books lang yan kulang sa'yo. Kaya siya taka ni Brother Saint. Brother Saint, hindi ba ano yung mabuting balita yan? Ano last? Ano yung last ano sa'yo? Sentence na kanon. At alak-alak. Pareho lang ba? Patatawarin. O, patatawarin din eh. Sa'yo, ano yung magandang balita? Parurusahan, grabe. Sa akin, may papawiin eh. Dito sa akin, hindi siya yung palagay na papatawarin, kundi dadalhin niya, papawiin. Manila. Okay. Kung ngayon kay Brother Shane, parehas kami. Eh, patatawarin nga yun sa kanya, sabi niya. Okay. Sa'yo, parurusahan. Makanadulin ka lang, Brother, ano, tunyeng.
Katolik. Sige. Ating munang ano, bigyan muna ito ng background. Ano ba itong sinasabi rito ni Isaiah? Sino ang gusto magbigay ng background? Sino ang nakapagsaliksik at mabigyan tayo ng konting background dito? Ano ba itong, ano ba itong chapter 53? Ang titulo nito ang nagdudusang tagal paglingkod. Ang title niya. Chapter 53, merong subtitle yan? Ay, hindi pala. Wala. Sa akin, walang subtitle eh. Ang subtitle lang sa chapter 52 eh, ang tutubusin ng Diyos ang Jerusalem. Ang cover dito na nagdudusa kasi sa talata 7, napi at pinahirapan siya pero di siya nagreklamo para siyang tupang kakatayin, parang tupang hindi umaangal kahit ginugupitan, di umiinig kahit konti. Oh, meron ditong subtitle bago pa matapos ang chapter 52 ay nakalagay ang pagdurusang lingkod ni Yahweh. Yan nga po. Karo po kasi itong ano, itong mga pagbasa na to. Ang sabi po dun sa ating ano, leave the word. Ang sabi po dito kasi, today we hear from what has been called Deutero or Second Isaiah. Everyone has heard of the suffering servant songs of Isaiah. The first being in 42:1-4 and the second in 49:1-6. The third 51:4-44 and the fourth 52:32-53. Today's reading is the conclusion of the fourth suffering servant song. So ang summary po, victory, although never enjoyed by the servant during his lifetime, is proclaimed. Ang sabi naman po dun sa Bible guide ni Father Alwasan, it is the reflection of the first reading, the suffering servant spoken of by the second Isaiah, lived some 600 years before Christ. The text captures well what would happen to Christ. God destined him to suffer for our salvation. The way to salvation is through his sufferings and affliction. Christians should know the salvific value of sufferings. There is no such thing as a useless suffering if it is taken in faith. Does your religion teach you to embrace suffering or abundance of it? Ano lang yan? Karugtong lang ng ano po. Yun lang po. Okay, salamat po. So itong chapter 53, ito na yung propesya na merong isang Messiah na magsasuffer. Hindi po ba? Kung sino man ito, hindi pa nababanggit kung sino. Pero alam naman natin, dahil tayo'y mga nasa bagong panahon na, alam naman natin kung sino itong sinasabing magsasuffer, no, pagdating ng panahon. So dito sa verse 10 natin, Brother Alex. Opo. Okay. Sa verse 10, sinasabi si Yahweh, no, tungkol dito sa isang tao, kung magtao man ito o isang Messiah o whatever, ano yung sinasabi ni Yahweh? Opo, tao siya, siguradong tao po to kasi dito sa aking ano, basa po, ang nakalagay siya. So, siya is used for a person. Tama po. Ang sabi po dito, grabe yung ano, mas maganda yung pagbasa dito. Sabi dito, ngunit niloob ni Yahweh na siya'y durugin sa paghihirap. Ang buhay niya'y ginawa mong handog sa kasalanan. Kaya magtatamasa siya ng mahabang buhay at makikita ang kanyang mga supling na pamamagitan niya'y matutupad ang kalooban ni Yahweh. Which is true, di ba? Hanggang ngayon naman, di ba tayo ay mga Christians na naniniwala sa kanya, tayo yung mga naging supling. O sabi yung huling talata, di ba? At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Ang panukala ni Yahweh. Amen?
Tama po ba? Opo. Doon sa inyo po panukala eh. Dito sa akin, kalooban. Kalooban, which is, no? Which is mas ano po. Ano po yung panukala na yon at ano po yung panukala at kalooban na yon na sinasabi? Salvation nga po. Yung salvation na inihahandog. Okay, yung salvation, anong ibig sabihin ng salvation? Kaligtasan. Oh, kasi nga sa simula't simula ang panukala ng Diyos, no? Sasabi nga ni Pablo, eh, ang panukala ng Diyos na lahat ng kanyang nilalang ay makapili niyang muli. Dahil nilalang na lahat ng tao, nilalang niya sa kanyang wangis, sa kanyang wangis nila, na kaya anak, at nais niya, lahat yan ay mapabalik sa kanya, sapagkat kanya yan eh. Diba? Ganyan ang talagang panukada noong-noong pa. Okay. So, yun po. So, kaya nga, kalooban niya talaga yung mangyayari dito sa sinasabing maghahandog ng sarili, no? At sa pamamagitan niya ay magkakaroon ng kapatawaran at mabubuhay siya ng matagal. Bakit mabubuhay ng matagal? Anong ibig sabihin rito ng mabubuhay ng matagal? Eternal. Eternal. Kung si Jesus ito, sabi na si Jesus, eh wala namang hindi mabubuhay tagal, kundi walang hanggan, di ba? Brother Hector. Ano ang tanong? Sabi kasi dito, dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Kung anong talata yan? Kung si Jesus na binabanggit dito, ay siya ay mabubuhay ng walang hanggan, di ba? Hindi lang matagal. Tama, kasi Diyos siya eh. Oh, bakit kasi dito ang, na... Ang paghandog niya ng kanyang buhay ay upang matubos ang kasalanan ng buong sandaigdigan. At dahil siya ay Diyos, ito ay malawak ang bisa nitong kanyang paghandog ng kanyang sarili. Kaya nga, hindi lang siya mabubuhay ng walang hanggan, kundi pati tayong mga sumasampalataya, yes, ay mabuhay na walang hanggan. Hindi lang mahaba. Hey, kaya that is pertaining to his reign instead of yung literal na buhay. Because he will reign forever. Yun yung na ano naman eh. Kasi prophecy lang ito, di ba? Prophecy din eh. Prophecy lang. So pwedeng yung ang refer to is yung prophet Jesus sa Isaiah o yung Israel mismo. Could be anybody. Okay, so Brother Boots, no. So pagkatapos ng pagdurusa, ano yung malalasap? Ano yung mga susunod na mangyayari pagkatapos ng pagdurusa kung sino man itong sinasabi niyang sa pamamagitan niya may kapatawaran? Nandiyan pa ba si Brother Boots? Oo, hindi dito. Opo. Nakikita niya ang bunga ng pagdurusa niya at matutuwa ang kalooban niya. Dahil sa pinagdaanan ng lingkod kong matuwid, marami ang pagiging matuwid. Apasanin niya ang mga kasalanan nito. Okay. At siya ang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya siday patatawarin, hindi parurutahan. So dito sa verse 11, yun na nga, talagang kung sino man ito, kung si Jesus nga ito, dito, at alam naman natin, si Jesus ang tinutukoy dito, ay yung kanyang pagdurusa, no, ang kapalit niyan ay ligaya, kaluwalhatian. At kapatawaran. Kapatawaran. Hindi mawawala yung kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Talagang may pagtitiis. Siya sabing bautismo, nahaharapin niya yung babatakin niya, di ba?
at ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan mo. Okay. So, nakita po ba natin ang interplay dito, interplay ng gospel at saka ng first reading? Oh, lingkod. Na magdurusan lingkod. Okay. Yun ang interplay dyan. Doon sa gospel, may sinasabing babata, kaya nyo ba? Kaya nyo bang batahin ang aking naranasin, di ba? So dito, merong sinasabi ritong daranasin din pagtitiis o paghihirap. Tunayan niya eh, yung buhay nga niya ang ibibigay dito, di ba? Kamatayan, di ba? So, sinususugan ng first reading yung ating gospel na si Jesus na sinasabi niya, ako anak ng tao ay magdurusa, mamamatay. Sinabi niya nga yun nung maglalakad sila, mamamatay ako at mabubuhay na muli. At dito sa first reading, sinasabi na rito ang propesiya ni Isaiah na merong ganyang pangyayari pagdating ng panahon. So, pwede na po ba tayo maghanap ng mga talata na ibabangga natin doon sa talata sa gospel? Kung po pwede, kung ano man yung mga words na meron sa gospel at meron sa first reading. Mas maganda kung nakikita natin na may ginagamit din mga salita o may kaugnayan doon sa salita sa gospel. Ang pakay po natin dyan ay para makita nga natin yung interplay ng gospel at saka ng first reading, yung connection, no? Yung relasyon ng mga readings na to sa ating liturgy. Bigay ang kanyang buhay bilang pagtubos. Doon sa ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos, meron po ba dyan sa Isaiah na nababanggit ang kanyang pagbibigay buhay? Yes, ito yung sinabi doon sa talata 11. Dahil sa pagdaanan ng lingkod kung matuwid, marami ang magiging matuwid, papasanin niya ang mga kasalanan nila. Okay. Hindi, dito sa 11, yung pagtatapos ng pagdurusa. Di ba, yun yung pagdurusa, yun yung katapat noong... Hindi nga. Yung huling verse sa 11, dapat dahil sa pinagdaanan, ito yung marami, papasanin niya ang mga kasalanan nila. Eh, pagtubos yun, di ba? Oh, yung pagpasal, eh. Pag sinabi mo pagpasal, paghihirap yan, di ba? Pagtitiis. Oo. Burden yan eh, burden. The 45 naman yun. Ang keyword natin sa gospel, yung paglilingkod, meron ba dyan nababanggit sa Isaiah? Oo. Oh. Asan po? Description lang, bali. Dahil sa pinagdaanan ng lingkod kumatawid. Ayan, no? Dahil sa pinagdaanan ng lingkod kumatawid. Doon lang sa verse 10, di ba, ang kanyang paghihirap? Di ba paglilingkod yun? Anyway, so sige po. So marami tayong makikitang mga salitang pwede nating ibangga, di ba? Diyan sa Isaiah, sa gospel. Yung paghihirap at paghahandog niya ng kanyang sarili, hindi ba yan yung ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos? Yun na nga po. Nakasulat yes. Na po. Okay. Hindi niyo po
Nakikita niyo po ba yung screen? Oo. Nakikita yung screen pero mahirap mabasa yung nakasulat dahil maliliit. Naka-mobile siya. Naka-mobile kasi kayo ang sandali. Tingnan ko lang po kung malalaki. Tingnan niya. Pero wala, okay lang. Napapalaki ko naman. Sobra na laki. Talaga, brother, since pinahihirapan mo ako. Laki niyan. Tumagot lang ako doon sa tanong mo. Okay. Wala na po bang isusulat? Yung bang dito sa kahuling talata, yung tatanggap sa parusa ng marami, di ba si Jesus yung tatanggap ng parusa sa marami? Meron ba dyan sa, may keyword ba tayo dyan sa gospel na ganyan? Yun na nga po, ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos. Okay. Ng marami. Yung dito sa isang keywords, mga keywords natin dito sa gateway, yung paghahangad ng karangalan o posisyon, meron ba diyang nababanggit sa Isaiah? Wala, hindi ka nga dapat maghahangad kasi ang ano po dito talaga, ang focus talaga is servanthood. Yung bagayang pagiging alive, yung paglilingkod po niya, kung titingnan naman natin kasi bakit siya yung magbabata ng hirap, hindi naman siya may kasalanan. Ba? Yun na yung pagiging natin. So, itong okay. Verse 10-11, equivalent yan sa verse 43 to 45 na. Yes. Ng ano, ng Mark ano, 10. Ng gospel. 43 to 45, which is hindi ganyan ang umiiral. At ang sino mang ibig maging pinuno ay maging alipin. Oh, pero walang maliwanag na sinabi diyan sa Isaiah, di ba? No, no. Pero tama naman 'yon, sa gospel, 'yan naman ay yung pag magpakababang loob, di ba? 'Yan yung huwag tayong humingi na maghangad ng karangalan. Bagkos, magkaroon tayo ng pagpaparaya at tayo yung maging alipin o tayo yung magserbi sa suffer. Ayun nga po, yun kasi yung magbibigay niya ng posture para sa atin na dapat na maging halimbawa ang pagiging servant o pagiging alipin ng lahat, hindi yung maging una. Kasi para sa kanya baligtad yung ano eh, para inverted ano, di ba? Inverted pyramid sa kanya. Hindi siya yung ano, hindi siya yung paglilingkuran, hindi siya yung maglilingkod. Opo. Dito sa verse siya ay ano eh, tawag dito, ano na nga yung title niya? Haring like that. Suffering servant? Oh, suffering servant po yung pinaka-topic kasi ng gospel throughout yung apat na pagbasa nga. Pero it's regarding sa pagiging, ano na nga yan, di ba? May tatlo, priest, king, and yung sa prophet, priest and king yung isa, di ba? Ano yun eh, servant king, hindi ano, hindi king as the usual king na yung ang ano pagsisilbihan. Justice kasi yun eh. Okay, so pwede na po siguro iwanan yan. Okay, iniwan. Second reading na tayo. Hebreo. Second reading. Ituloy natin second reading. Basa po, basa. Ang ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, kabanata 4, talata 14 hanggang 16. Ang sabi ko dito, ang pinaka parang subtitle niya, si Kristo ang punong pari natin. Dahil mayroon tayong dakilang punong pari pumasok sa langit na si Jesus, anak ng Diyos.
panghawakan nating mabuti ang ating paniniwala. Nakikiramay nga ang ating punong pari sa ating mga kahinaan dahil tulad natin, inubok siya sa lahat, ngunit hindi siya nagkasala. Kaya dumulog tayong may pananalig sa Diyos ng kagandahang loob upang kaawaan niya tayo at tulungan tamang ang salita. Salamat sa Diyos. Okay. Salamat sa Diyos. Ingay ng feedback na yan, Brother Tony. Okay. Sino sumulat ng Hebreo? Unknown. Unknown. Noon na pinaniniwalaan nila si Pablo, pero noon, ano yun, hanggang ikalimang siglo. Pero afterwards, ano na kasi, pinaniniwala na baka daw si Barnabas, baka daw si Lito, na ibang Jewish Christian pa. Pero lately, talagang unknown na. Oo, pero pag binasa natin yung mga panghuling pangungusap, panghuling talata dito sa Hebreo, parang siya eh. Opo, pero ayon sa mga Bible scholars po, it's still unknown. Iba po daw ang sumulat. Parang lang. Pagkasundo, parang siya. Pero hindi siya, siguradong siya. Parang Marikina. Oh. O, kasi pa, babasahin ko yung mga huling talata dito sa Hebreo. Hinihiling ko, mga kapatid, na malaman ninyong pakinggan ang mga pangaral ko. Sapagkat maikli na lang naman ang sulat kong ito. Ibig kong malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo. At kung dumating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Kumusta ninyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo at sa lahat ng kapatid? Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia? Naway sumenyo. O si Pablo, kasi kasama niya rito sila Timoteo at inutusan niya nga si Timoteo na pumunta ka doon sa kanilang lugar. Okay. Anyway, at Brother Alex, okay. Ano po ba itong buod ng sulat ni ng sa Hebreo? Okay, ito po yung mga reflection sa ikalawang pagbasa. As a high priest, Jesus is now in heaven. This assures us that our faith is true. Therefore, let us persevere in our faith. Though Jesus holds this high position as a high priest, He understands us. He is sympathetic with us. He knows our weaknesses because He became like us, subject to temptation. But in faith, we can approach Him for mercy and love. Okay. Summarize na ni Father Almasan para sa atin. Okay. So, marami talagang pinagbibilin si Pablo sa mga taga-Hebreo, diba? Yung mga taga-Hebreo. Marami siyang pinagbibilin, no? Sa pananampalataya, diba? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus, anak ng Diyos. No? Siya yung kaligtasan, sa yung lahat-lahat na. Siya yung kapahingahan, diba? Siya yung higit pa kay Moses. So, kaya nga ang sinasabi niya, talagang manatili tayo sa pakikipag-isa kay Hesukristo. At dito nga, sa ating binasa ngayon, na si Jesus ang dakilang saserdote. So, dito sa unang talata na binasa mo, sabi niya, magpakatatag tayo. Ano ang dahilan? Bakit tayo dapat ay magpakatatag sa ating pananampalataya?
Sino po ba yung uhuli kong tinawag? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan kung ako. ako yung huli. Moment. Ako yung nagbasa ng ano eh, talata 11 eh. Oh, okay. So, si Brother Hector ang sasagot sa unang tanong. Dahil magpakatatag daw tayo sa ating pananampalataya. Ano ang dahilan, Brother Hector? Ayan nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong nakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba, si Jesus na anak ng Diyos. Okay, si Jesus ang dakilang saserdote na nakapasok na sa kaharian ng langit sa harapan ng Diyos. Na si Jesus na anak ng Diyos. Narunong siya. So meron nang nakaupo sa trono. So yung nakaupo sa trono ay hindi si Juan at hindi yung kanya kapatid. So yun, ito kaya yung sinasabi inilalaan na ang magpapasya kung sino ang uupo niya sa kaliwat kanan ay hindi siya. At yan ay meron ng iuupo dyan. At dito nga sa sinasabi sa talata 14, walang iba kundi si Jesus, ang dakilang saserdote. Ano po ba ang trabaho ng saserdote? Punong pari. Chief priest. High priest. Siya yung nag-i-intercede pa sa mga tao. Siya yung nag-o-offer eh, di ba? Oo, oh, siya nag-i-intercede. Oh. Parang si yung tatay ni John the Baptist. Zechariah? Zechariah. Si na Aaron. Siyang, parang siya ang nagbibigay ng handog eh. Sa, handog, sa Holy of Holies. Pero dahil nga si Christ is the high priest, he did it once and for all. Kaya hindi na kailangan na maghandog ng atong maulit. Para sa dito yung mga sin offering, blah, blah, blah. Okay. Hello. Okay. Sa lumang tipan. Yan, malito, walang ingay. Okay po. So sa lumang tipan, ang trabaho ng punong saserdote, siya yung pumapasok doon sa kaloob-looban. Holy of Holies. Siya yung nag-aalay ng mga handog sa katubusan ng kanilang mga kasalanan. Taon-taon yan, pumupunta lahat sila sa templo para maghandog ng kanilang alay, mga dugo ng mga hayop upang tubos sa kanilang mga kasalanan. Pati nga rin yung saserdote nag-o-offer din ng dugo ng hayop, yung malinis na hayop, no, para sa kanilang mga kasalanan. Taon-taon yan. Taon-taon ginagawa nila yan. Tama. Okay. Yes. Yan po ang saserdote. So dito, sa 14, sinasabi dito na si Jesus yung dakilang saserdote na nandoon na sa kaharian ng Ama. At dahil siya ay nagkatawang tao, dito sa parapa 15, ano ang pagkakaunawa niya sa mga kahinaan natin? Brother Jerome. Wala kang... Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan.
sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit, kailanmay, hindi siya nagkasala. So, anto niya, alam niya, diba, kung ano yung kahinaan ng tao. Dahil siya ay nagkatawang tao. Di po ba? At dahil siya siya nagkatawang tao, dumanas din siya ng mga tukso nung magsimula ang kanyang public life, pag nung kanyang mangaral na siya, dumaan muna siya ng 40 araw na siya ay nagtayuno at doon sa tukso. Kaya alam niya ang kahinaan ng mga tao. Subalit siya ay hindi siya natukso. Alam naman natin kapangyarihan ng oo, bagamat siya ay nagtao, no, siya ay nasa kanya pa rin yung pagka-Diyos. So, pero alam niya ang kahinaan ng tao. Panto niya. Kasi nga, siya ay naging tao rin. Kaya ano lang kanyang ibinibilin, Brother Santi, ay Brother Saint, ano yung kanyang ibinibili na huwag ninyong, huwag na kayong, ano yung sinasabi niya, huwag na tayong, ano? Huwag na tayong mag-atubilin lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at tuwi kagamitan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Oh, yun ang piling niya sa atin, hindi lang sa mga taga-Hebreyo na huwag na tayong pabagal-bagal, no? Sige na, kung may pangangailangan ka, lumapit ka na dito sa saserdoting ito sapagkat siya ay nandoon na katabi na ng Ama. Ibubulong na lang, maglalambing na lang siya, di ba? So, kakalingain niya ang ating mga pangangailangan. So tayong mga mananampalataya, dapat ganun rin ang ating estado o ang ating kaisipan. Huwag na tayong mahihiya, huwag na tayong natatakot, huwag na tayong nangangamba, huwag na tayong baka eh, baka hindi eh, di ba? Huwag na tayong magda-doubt. Lumapit na tayo kay Jesus na dakilang saserdote na nasa trono na ng mahabaging Diyos at dooy makakamta natin ang kanyang kahabagan. Mga kapatid, babanggitin ko lamang ano po na ang sinasabi nga sa ni Pablo sa atin noon pa, di ba? Na unknown nga hindi si Pablo. Na ano man ang nasa puso natin, yung desires natin, kapag nasa iyo na ang Espiritu Santo, hindi mo na kailangan i-verbalize yan. Mm-hmm. Alam na ng Holy Spirit kung ano ang ibubulog niya sa Diyos na kailangan mo. Yun ang sinasabing the Holy Spirit will groan for you. Hindi mo nga there alam yung... No, kaya po ang magsasabi kay Jesus sa Diyos, yung Espiritu na ang magsasabi sa Diyos o kay Jesus kung ano ang pangangailangan mo. Kaya mga kapatid, lagi nating aangkinin ang pananahan ng Espiritu sa buhay natin. Nandoon na yung saserdote, nasa langit na. Aangkinin natin dahil ginawa niya tayong templo. Kaya huwag na tayong mag-atubili pa. Huwag na tayong pabagal-bagal. Kung anong kailangan mo, ibulong mo na. Ibulong mo lang, alam na lang Panginoon. So yan po yung ating mga binasa. Talata. Kondisyon mo dito na yung pinakita din dito yung tuwal ano niya. Siya yung high priest and at the same time siya rin yung handog na walang blemish. Kasi wala siyang kasalanan. Ano? Handog na walang? Siya yung kit na sacrificial lamb.
Okay. Yung mga ino-offer dun para sa mga sin offering, yung mga hayop na kanilang i-offer, dapat walang blemish, walang mga scar, walang mga walang deformities. Si Christ, kasi yung prefigurement yun eh, nung si Christ, kasi si Christ, siya yung magiging once and for all na offer na magsatalba sa lahat ng aako nga doon sa mga kasalanan natin lahat. Yeah, yeah. So, ito nga ang maganda rito. Doon sa title kasi, na si Jesus ang dakilang saserdote. Alam naman natin kung ano ang function o ang pangunahing gawain ng saserdote, no, na mag-alay ng mga handog, ng mga dugo ng hayop, no. Pero dito si Jesus mismo ang saserdote at siya mismo ang maghahandog ng kanyang sariling dugo sa mismo yung alay ng ating mga kasalanan. Hindi na kailangan ang saserdoteng mag-alay ng mga dugo ng hayop para pawalan ang kasalanan ng mga Israelita. Si Jesus mismo yung kanyang dugo ang iaalay. Hindi na dugo ng hayop. Dugo na mismo ni Jesus ang iaalay at siya mismo ang saserdoteng mag-aalay ng handog kay Yahweh upang tayong mga makasalanan ay mapawi ang ating pagkakasala. Kaya napakahalaga nung kanyang katawagan sa kanya na dakilang saserdote. Pero makikita niyo yung ano, no? Makikita niyo yung tawag dito, yung importance ng blood dito, no? Kasi noon, yung alaw, ang blood ng mga hayop para for the expiation ng nilang mga kasalanan. Pero nung binigay na ni Christ yung kanyang most precious blood, once and for all na, hindi na inulog, hindi na kailangan ulit pagkanan. Kaya meron po manin yung prayer for the most precious blood of Jesus. Hindi na inulit. Hindi na inulit kasi once and for all na yun. Ang isang best na lang. Kasi perfect offering yun eh. Perfect. Kasi siya, yes. Dumas paghihirap lahat, tinukso, pero hindi nagkasala. Yes. Yun yung ibig sabihin no, ano eh, yung unblemished na ano, lamb. Diba, lagi na sinasabi, lamb of God takes away the things of the world. Mercy on us. Pwede yung mag-share ng kwan? Go ahead po. Hindi ba sabi ni Rato niya kanina yung high priest siya nag-offer sa Holy of Holies, nag-sacrifice. Diba? Okay. Ngayon, mayroon ako na kwan eh, na pag-aralan na yung high priest kuminsan, alanganin siyang pumasok sa Holy of Holies. Kasi kung nakita niya ang si Lord doon mismo, pwede siyang mamatay doon. Kaya usually, ginagawa nila bago pumasok yung high priest, tatalihan siya. Tapos para may bell siya, pa yun. May bell. Siya, diba? Hila siya palabas. Ganun. Ginagawa nila noon. Yun lang. Kaya nawawalan na yun. Mamatay ka eh. Pag may opo, kasi yun naman ang ano nila, di ba, na wala pang nakakakita sa Panginoon na hindi mamamatay. Kasi nga, we are sinners. Perfect. So, unlike unworthy. Christ, kasi si Christ, siya yung perfect na offering. And then, siya rin yung high priest. Kaya diba, nung dun sa kanyang pagkamatay, yung veil na nag-separate dun sa holy, the holies, diba napunit yun? Ibig sabihin kasi, once and for all, nagawa na ni may access na tayo sa heaven, and once and for all, nagawa na ni Christ yung kanyang pag-ano ng buhay access sa sa kanyang throne. Kaya para merong ano no, yung second reading ano, merong ano doon sa mga pagbasa kahit sa gospel. May relation. Tama ba? Kasi di ba number 15 na sabi niya
nakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya. Tinukso siya. So naunawaan niya si ano, kay si James at si John. Kahinaan nila. Oo. Kaya na sabihan niya na ano, eh, kaya, tinuro na, niya. Naano na niya eh. Kaya lang kasi nga, hindi yun ang way ni God. Are you able to drink a cup? About this one. Mga ganun. Naunawaan niya, pero tinuro niya sa tamang direksyon yung mga yung kanyang apostles. Yes. Iba yung kanyang ano, you know? Si Pedro nga, ito get dapat behind ang gawin niya. Oh, ganun din. Dun sa second reading, ilalagay din natin yung ibinigay ang kanyang buhay para sa ikatutubos. Kasi nandun na nga siya sana eh. Sa heaven eh. Or gagamitin na lang natin yung bilang ano kasi. Oh, kaya tuwag tayong mag-atubiling lumapit sa throne. High priest. Punong mahabaging Diyos. Ang tawag dito, huwag mag-atubiling. Huwag mag-atubiling lumapit o tumawag. Lumapit. Tumawag sa mahabaging Diyos. Sa mahabaging Diyos. Sa trono nga. Okay. Yung kahinaan. Kaya yung ano, huwag kang mag-atubiling lumapit dahil mahina tayo eh. So, hindi yun. Na lang awa. At, kasi feeling natin unworthy tayo kaya gano'n. Sinasabi nga ni Brother Hector, di ba? Kaya natatakot yung high priest pumasok eh. Kasi alam niya na unworthy siya na makita ang Panginoon. So ganun din ang feeling natin. Pero ang sabi nga dito sa pagbasa, dun sa kalawang pagbasa, huwag nga tayo mag-atubili. O kaya ang sabi nga dyan eh, panghawakan natin mabuti ang ating paniniwala. Amen. We are so blessed. Itong punang parit. Ano ba? Itong punong pare, pwede natin lagyan dakilang pinakapunong pare. Yung sasagdote. Dakilang pinakapunong pare. Okay. Yes, title eh. Compassionate High Priest. Saka yung ano po dito, yung salitang kahinaan at saka yung tinukso, yan po yung ating pagkakasanda. Di po ba? Yung kahinaan natin dyan, yung ating magiging makasalanan tayo, madali tayong matukso. Kaya nauunawaan niya yon. Nauunawaan niya yung ating mga kahinaan, madali tayong matukso, kaya tayo nakasalanan ng kasalanan. So yan yung kanyang alay sa atin, yung kanyang kaalaman upang mapawi yung mga kasalanan. So ano pong gusto niyo ilagay ko dito na keyword? Nauunawaan niya. Nauunawaan ni Lord na tutukso si Brother Tonying sa mga handmaids. Ang ating. Kaya lumapit tayo sa lumapit siya. Okay. Pero hindi ibig sabihin na okay lang gawa ng kasalanan. Hindi porket na unawaan niya, okay lang gawa na kasalanan, gano'n? So, alam niya tayo yung makasalanan. Diba? Saint ka pa dyan ha, pangalan mo ha, Saint, kasabi ko ha. Meron pa po ba tayong isusulat? Ako po to, puto. Okay. So, kung may mga keywords na tayo dyan na nagbabanggaan na yan doon sa first reading, second reading, gospel, siguro pwede na tayong gumawa ng hibla. Oh, sige po, ano po ilalagay natin? Ako po'y dakilang tagapagsulat lamang. Okay. Pili po kayo, pili. Yung serve dapat. Yung di ba dakilang pari? Sige, gawa tayo ng hibla. Isa o dalawang sentence lang na tumutukoy sa mensahe ng gospel at saka ng first reading. Kung meron pang kaugnayan sa second reading, lalong maganda.
Brother Jerome, ano pa pwede ko isama? Pinalagay ko paglilingkod. Ano pa? Paghihirap or pag ano ba? Binyag, pagbabata ng hirap. Pagbabata ng hirap. Okay. So, tingnan natin. Sino si Jesus? Sa gospel, sino si Jesus at anong kanyang gagawin? Lagay mo lang tayo ng keywords para mas madali. Ano pa? Sa kailang pinakapunong pangit. Ilingkod, di ba? Sa gospel natin, si Jesus ang tagapaglingkod natin. Siya yung magwawala ng kasalanan natin. Ganon din naman sa first reading. Talagang siya yung magbabata, diba? Ng paghihirap para lang sa ating mga kasalanan. At sa second reading, siya yung dakilang saserdote na mamamagitan kapag nandoon na siya sa kaharian ng Ama. Okay. Para meron tayong idea kung ano ang hibla, Brother Jerome, ikaw ay isang tagabasa ng Biblia. Ano yung nakalagay sa Alleluia verse at saka sa responsorial psalm? Ito po, basahin niyo po. Oon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Oh, meron na si Brother Butch. Oh, wag natin kopyahin yan, ha. Pero yan lang idea. Bibigyan tayo ng idea ng Alleluia verse at saka ng responsorial psalm sa magiging hibla natin. Oh, hiblahan na. What happened? Si Jesus ay ang lingkod. Si Jesus ang ating lingkod. Nawala yun. Text box. Nababasa niyo po? Opo.
Yung panghuli mo dyan, kaparehas ng sinusulat ko. Si Jesus na punong saserdote na nag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ano po ulit? Sa ikatutubos ng marami. Parehas niya, si Jesus ang dakilang saserdote na nag-alay ng buhay sa ikatutubos ng marami. Brother Jerome, gawa ka. O, pag-isahin mo na yan, si Jesus yung sa, yan na yan, o, si Jesus ang dakilang lingkod na nagbata at nag-alay ng buhay. Ba? Sa ikatutubos ng marami. Yung dalawang hibla sa huli, pag-isahin na lang natin yan. Si Jesus ang dakilang lingkod o dakilang saserdote. Si Jesus ang dakilang saserdote na nagbata at nag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So ako na lang pipili kasi lahat kayo meron. Ito na hulihan. Huwag kailangan mag-contribute ka. Hindi, ito na po. Ako lang pipili. Tama. Yung huli na lang. Nang hirap siguro. Medyo binago kong konti, okay lang, brother. With the help of Google. Hindi ko na binago yung ano. Kasi ito lang yung merong action na ano eh, na para manggagaling sa atin. Yung kanila, mga sinulat po nila, para lang po sa kaalaman ng lahat bakit po yun pinili. Kasi puro statement ang lahat yung ano, which is nalaman naman natin sa lahat ng mga pagbasa kanina. Pero itong ulihan po is may kalakip na dapat tayong gawin. Para tayo ay makiisa sa ating Panginoon na siyang ating pag-asa. Oh, yugot na tayo. Yugot. Ano? Paano? Thank you.
paano ka maglilingkod ng may pagbabata ng hirap? Tama ba yun? Pwede, pwede. Paano ka maglilingkod ng may pagbabata at paghihirap? Yun naman ang kailangan, di ba? Kailangan tayong mag-serve. Sa pag-serve, merong hirap, merong suffering. Merong ano? Brother Jerome, sinulat mo ba? Ano na nga yung sinabi mo? Paano makapaglilingkod ng may pagbabata? Ayun. Pagbabata at hirap ba? Ano ba? Pagbabata sa hirap or ano ba? Pagbabata sa hirap. Paglilingkod na paano makapaglilingkod ng may pag-aalay ng buhay? Ayun. To the point of death ba yan, Brother Tonying? Martyrdom. Martyrdom. Or ano, could be death to your human will. Patayin ng ating white martyrdom. Pride na lang, death to pride. Looban at sundin ang kanyang kalooban. Death to your sin. Oo. Die. Die to our... Di ba ang sabi ni Pablo? Ang nais ko sana ay ialay niyo ang inyong mga sarili na buhay na handog. Oh, hamon na po tayo. So ang challenge diyan sa akin, ang challenge ko diyan iiwasan ko ng matukso. Sa tulong ng Espiritu Santo, iiwasan ko ang matukso sa kahalayan at kapagdang kamunduhan. Sa tulong ng Espiritu. Sa tulong ng Espiritu Santo. Iwasan ko matukso. Brad, Tonying, bawal tumingin ba? Iwasang matukso. Ano yung sinabi niyo? Close your eyes na lang. At saka, iwasang matukso sa kahalayan ng mundo. Ng bawal tumingin. Sa kahalayan ng kahalayan? Ng ating panahon. Related pa rin yan sa last ano. Kahalayan at kamunduhan. Sa last week, we need to detach from the world and attach to Jesus. Yan. Huwag mo nang ilagay yung tawag ng laman. Masyado na yun. Sobra ka na. Eh, sabi mo naman, kahalayan na eh. Oo, kahalayan na yun. Parang the world, the flesh, and the devil yan eh. Oo. Pinakamatindi dapat, Brother Tonyo, bawal tumingin. No? Pluck out your eye. Patagay po, hindi na dapat iwasan, kundi huwag na matukso. Pwede ba yan, Brother Boots, sa'yo? Pag may mga... Hey bro, umiwas ka, hirap na hirap ka eh. Tapos sasabihin mo, huwag na. Hindi, pagka ganon, sabi niya, Holy Spirit, help me. Yan. Oh, yan ang nakalagay, oh. Holy Spirit, come to my rescue. Yun. Eh, nagpakita sa'yo, Brother Roots, ng magandang legs. Paano yun? Sabihin ko, Lord, ang ganda na yung creation. Yo. Let us appreciate the beauty of creation. Tapos sabay sipol. Wait.
Taas ang kilay. Panggap ng Eucharistia. Ito naman, di mawawala yan. Kasi pag-aralan nga, diba, ng magsalita ng Diyos. Ano, nandun siya sa dito, approach the throne of grace to receive mercy, di ba? Kasi doon natin may lumapit sa trono. Doon natin ma-acknowledge yung ating ano, pananampalataya. Di ba sabi, hold fast or be steadfast on your faith. May kanta dyan, Brother Alex, draw near to God. Kung lalo ka nagkakasala, dapat mag-draw near. Draw near. O, hindi dapat palayo. May kanta yan, may kanta. Sige nga, kantayin mo nga, Brother Butch. Hinaharap ko pa yung aking USB. Nakalimutan ko niya eh. Draw near to him and he will draw near to you. Tama yan. Tama si Brother Hector. Draw near to him and he will draw near to you. Antayin mo nga, Brother Hector. Last brother ko, nakalimutan ko yung mga words. Mga astig. Paalala lamang. Ang hamon po ay dapat specific. Specific na gagawin natin sa buong isang linggo bago dumating ang panibagong LVA. Kaya nga po, di ba specific yan na tumanggap ng Eucharistia at ng mga sakramento? Yan pong ano, sakramento, ang pinakamagandang sakramento na dapat nating tinutupad, yung kumpisal. Oh, gusto mo ilagay pa magkumpisal? Yan. Ayaw mo na talaga mag-asawa. Tama, sakramento ng kumpisal. Marriage, sacrament din yun eh, no? Sacrament din yung marriage eh. Holy order, so kung gusto nyo magpare, di ba? Oo nga, pero ano yun, hindi na... Dream action, sacrament din yun. Magpare, yung mga... extreme onksyo, kasal. Hindi ko kasi natin malalaman eh, dahil hindi natin alam, baka bukas makalawa, kailangan natin tumanggap ng extreme onksyo dahil nagkasal tayo. Pero matagal ka rin. Ha? Hindi okay. Naman kailangan na ano, yung parang namamatay ka. Sa amin, anointing of the sick, nakapila lahat, nakapila ka nila lahat eh. Kahit na may sakit ka lang, pwede ka naman magpahalo, extreme unction. Anointing dito ay gaganoon na ng oil. Kaya tuloy natag siya na ano eh, parang last sacrament na. Hindi kasi yung extreme, parang extreme. Anointing of the sick na lang. Anointing of the sick. Anointing of the sick. Hindi pa extreme. Eh, ayaw nyo palagay kasi ng mga sakramento eh. Ayaw nyo na talagang tumanggap na ibang sakramento. Tapos na tayo sa binyag. Tapos na tayo sa kumpisal. Tapos na tayo sa... Hindi ka matatapos sa kumpisal. Tuloy-tuloy yan. Oo nga. Every day we commit ano. Smile. Na kailangan lang kumpisal. Smile na, smile. Masa kami, nag-smile na kami. smile na ba? Yan na. Oh, smile pa ulit. 1, 2, 3. This time with feeling. Hindi kita yung Bible ko. Yan. Yo. Ayun na. Okay. Meron lang ako na ako na sa inyo. Ano po yun? Huling LBS ninyo. Ano po yun? Bakit nagkaganon? Ano na tawag? May nagsabi. Ang nangyari sa inyo yun, para kayong ano eh. Hindi, LBS yung ginawa ninyo eh. Bible sharing. Okay lang yun. Kung anong lead ng Holy Spirit. Oh. Yun. Tama. Diba? Si Brother June eh. Hindi influence ni Brother June eh. Hindi kasi pinost doon sa ano eh, sa group, di ba naman yan? Sabihin lang, hindi kasi ganun ang plataforma ng LDS. Bro, si Brother June,
Yan ang tinuruan ni Brother Father Arlo Yap kasama si Simon Arguelles. Sila yung tinuruan ni Brother Arlo Yap ng LBS talaga. Mas mataas na po yung level nila. Po, pero hindi sila sumunod sa plataforma ng LBS. Yung ginawa niya. Mm-hmm. Kasi alam niya, hindi siya sumunod dahil malalim mo tayo sa LBS. Malalim na tayo. Oh, pero kung mabaguhan tayo, hindi tama lahat yung sinishare natin. Sabi mo Brother Butch, it is better to love than to be right. It's better to love than to be right. So, yeah. Maski, mahalin mo. Alam mo, ikaw tama. Give way kayo yung tanatawag na pagpapakumbaba at pagbabata. Pagbabata. Nasa huli yung Ayan na. Gutom na si Gutom na si Brother. Fasting. Okay. Si player. Okay. Ako. Okay. Ipalagay natin ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu sa aming LBS ngayong gabi. Tunay, maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon na nakakaranas kami ng mga pagsubok at kagipitan. Panginoon, gawin mo kaming laging tapat at nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging nagmamahal at sumusunod sa kalooban mo. Patibayin mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sa lahat ng yugto ng aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang kampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa aming pagising. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo para unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Good night.